29th birthday ni US President Barack Obama. Balikan muna natin ang mga headlines ngayong araw ng Biyernes, Agosto 6. Dalawa patay, mahigit 20 iba pa ang sugatan sa pambobomba sa Zamboanga International Airport. Politika, posibleng motibo raw sa pag-atake. U.S. Ambassador Harry Thomas, ipinagpaliba na muna ang pagbisita sa Zamboanga. Resulta ng otopsiya kay Ivan Padilla, nagpapakitang hindi sa shootout namatay ang carjack suspect. Online textbook, sagot ng DepEd sa mga sick books o yung mga librong mali-mali ang impormasyon. Mga piloto ng PAL binigyan na hanggang Lunes para bumalik sa kanilang trabaho. Mga overpriced na proyektong pinasok ng TESDA noong panahon ni dating Pangulong Arroyo na diskubre ng bagong liderato ng ahensya. Dating Pangulong Arroyo, isa raw sa mga testigo ng depensa sa Maguindanao Massacre. At cabinet meeting sa Bahay Pangarap, sumentro sa proposed national budget para sa susunod na taon. Balita yung bayong dagat naman tayo. Patay lahat ng tatlong sakay ng bumagsak na cargo plane sa Alaska, USA. Dala ng cargo plane na Fairchild 123 ang mga construction equipment. Bumagsak ito sa Mount Hedy sa gitna ng magandang panahon malapit sa isang park. Dahil bumagsak ito sa magubat na lugar, lumikha pa ito ng wildfire. Pinag-aaralan pa hanggang ngayon ang dahilan ng pagbagsak ng eroplano. Nagkainata ng mga polis at mga rallyistang negosyante sa Bolivia naman. Pinoprotesta ng mga negosyante ang bagong batas na nagbibigay ng matinding parusa sa mga taong sangkot sa smuggling. Kasing lupit na raw kasi ito ng parusa sa drug trafficking. Tinangka ng mga rallyistang negosyante na suguri ng government building, kaya pinaulanan sila ng tear gas ng mga polis. Nanlaban ang mga negosyante at tinapunan naman ng firecrackers ang mga polis. Hindi raw sila drug trafficker, kundi mga negosyante lamang. Depensa ng gobyerno, handa naman silang makinig sa mga daing, pero hindi nila pupunsintihin ang mga ilegal na aktibidad. Wala namang nasaktan sa kilos protesta. Sa Australia naman, himalang nakaligtas ang mag-asawang turista matapos bumagsak ang sinasakyan nila sa bangin. Binaybay ng mag-asawang sina Stephen Henrik at Melanie Baik ang madulas sa kurbadang daan nang mawalan sila ng kontrol. Tumilapon sila sa bangin na may ilalim ng 150 metro. Maswerteng galos lang ang inabot ni Heinrich habang nagpapahinga naman sa ospital ang kanyang asawa. Australia pa rin. Nag-public debut ang pinakabatang pygmy hippo na silayan na sa Sydney Zoo, si Kambiri, isang 2-month-old na pygmy hippo. Mabilis raw kasi itong lumaki. Sa katunayan, nadagdagan ng 300 grams ang timbang nito kada araw. Bihira itong makita. Mahihain daw kasi ang pygmy hippo at mas gusto pang matulog kesa sa lumabas. Oh, parang tayo lang. Hindi ka pygmy. Nagdiwang naman ang ika-49 na kaarawan si U.S. President Barack Obama. Inawitan si Obama sa White House bago siya tumulak patungo sa Chicago kasama ng mga kaibigan para sa pagdiriwang. Hindi naman mga kasama si Obama. Hindi mga kasama ni Obama ang kanyang maybay na si Michelle. Nasa Spain kasing First Lady kasama ang bunso nilang anak na si Sasha. Nasa summer camp naman ang pangalan nilang si Malia. Nasa Singbo. Meron ako ang kwento sa inyo. Naiba yung takbo ng istorya ko eh. Ordinary kasi lima kami mga reporter na matagal na kami meron ticket na pupunta ng Singapore. Ako, si Nisa Enda, si Richard Pinlac, si Julie Bonifacio at saka si Pilar Mateo. Nang malaman namin na yung travel agency ng tita ni Sylvia Sanchez, yung actress, nagbibenta ng ticket sa Universal Studio, inisip namin ha, doon na lang bumili sa Pilipinas para wala nang hassle pagdating dito. Yung pa ng tita naman niya, ito, yung Interlink, ayan. Binayaran nila Sylvia Sanchez. Nagkakaalaga ng 12,815 pesos para magkaroon kami ng ticket. Pero isinoli niya yung mga pera namin dahil sabi niya, treat ko na lang sa inyo isang buong araw na mamasyal kayo doon. Doon tagal natin hindi nakikita-kita. Tapos binigyan din kami nitong certification na galing sa Glorious Holidays. Yan. Eh, sana nakakatawa. Pagdating namin sa Sentosa, doon sa Universal Studio, nireject yung mga papel at napag-inalaan kami na mimeke para makapasok lang doon. So hindi kami nakapasok. Nag-inquire kami, nag-aaral si Sylvia kasi nagbayad nga siya.
Nung nalaman namin kung sino yung contact person dito sa Glorious Holidays, ito ang pangalan niya, Ryan Lipana, o kaya yung Ma'am Susie nila. Ang contact pala nito sa Pilipinas ay Bena Travel Agency. So maliwanag na yung pera na yung Sylvia Sanchez, kinuha ng Bena dyan sa Manila. At yung Bena, tinawagan itong Glorious para issuean kami ng certification. Pero pagdating namin sa Universal Studio, hindi kami nakapasok. So nasira yung istorya ko. Gusto ko sana makausap yung grupo ni Director Ronyo na mga kasama dati ni Bong Navarro at ni Jong Hilario. Regular na po nagsasayaw dito sa loob ng Universal Studio yung Strict Voice, pero hindi na nga natin nakausap. Ang araw dito, mga upay at mga ini, ano, mga sapulera-sapulera, eh huwag na lang kayong bibili ng ticket kung kanigan yung travel agency dyan sa Manila. Iwasan nyo lalo na yung Bena at saka itong Glorious Holidays na ito. Dahil nangyari sa amin, na biktima kami, natanay din nila yung pera ng artista na si Sylvia Sanchez. So, magandang balita nga lang, may mga interview si Chongka Ben sa mga Pilipino rito na nakasabik pa rin sa ating mga artista dyan. At marami siya ng mga tanong na isa-isa nating sasagutin, kaya babalik pa rin dyan si Chongka Ben para sa mas maraming panchismisan. Dyan lang muna kayo, hintayin nyo ang pagbabalik ni Chongka Ben para sa Chukcha Chenis! You can't touch this. Social si Chongka Bench. Nasa Singapore siya. Okay. Hindi po yung scandal video, ah. Nasa Singapore po si Chongka Bench. Live ba yun, no? Live? Ah, hindi live. Tape. Pero umalis siya nung kahapon. Kahapon. Hindi, nung isang araw. Ay, oo. Tama daw. O, Chongka Bench, ah. Ingat ka dyan. Happy trip. Mga dapat nyo pang abangan mamaya, NBA star Shaquille O'Neal kumpirmadong lumipat na sa Boston Celtics. At alamin kung sino sa amin, nina Irwin at Martin, ang pasok sa listahan ng top 10 cutest TV newsmen sa isang website. Bago ang huling retsada ng mga balita, ibibigay muli namin sa inyo ang nag-iisang makata ng lansangan. Dala pa rin siyempre ang News 5 Live Pack. Paglalapit na ako doon. Okay, sarap na buhay dito po sa lansangan. Akalain nyo ba naman, nasa sukat kanina, ngayon ay nasa bikutan. Eto na naman, si makatatawanan. Ibang anggulo po, katulad nung kanina. Ang problema naman po nung kanina nga, malabo po yung mga pedestrian lanes. Ngayon po, wala nang pedestrian lane. Eto na po mismo, nagpagawa na ho ang aking PSG ng footbridge. Kaya po, malayang nakakalakad ang ating mga kapatid dito po sa itaas. Huwag lamang po kayo ang mga nganib. Huwag po kayong dadaan sa bandang gilid o tumalon. Nako po, ang buhay niya ay mapapatid. Yun hong dako paroon na nakikita niyo po ngayon, yan po ang papunta ng Lower Taguig, mga kapatid. At yun po, ngayon po inyong nasisilip. Yung rilis pong inyong nakikita ay baka kayo'y nagtataka kung LRT o MRT ba. Ay hindi po. Yan po ang tren na talagang pangkaraniwan na simula pa po ng una, makakagawa kayo ng love story, ha? Dahil mula nga po ang biyahe sa Sucat Alabang hanggang Divisoria. Kaya naman po, eto naman, palabas naman po, papasok dyan po sa ating SLEX na talaga pong, wow, napakadami pong nag-aabang ng mga sasakyan, patungo po yan dyan sa Kamaynilaan. At kung ayaw nyo naman pong gumamit ng SLEX, eh bakit hindi nyo po maghanap ng ibang way? Gumamit po kayo sa taas ng Skyway. Malapit na po kayo sa langit para po talaga naman, napakaganda po ng inyong pamumuhay at napakaningning para pong better living. At speaking of better living, ang inyo pong ipapakita ko ngayon sa inyo ay iyan po ang papunta ng Better Living Paranaque, mga mare, mga pare. Nakahinto lamang po ng konti ang mga sasakyan natin dahil nagbibigay para po sa iba. Ay, ayan po, kasama ko po ang mga naglalakarang mga tao na talaga pong maligayang maligaya rito dahil safe ang talagang nakikita nating anggulo. Yun po, bandang siyempre, pagaling ng Alabang yan, ha? Nakikita niyo po, at yun po siyempre yung service road na inyo po ngayong natatanaw. Kaya po, nakakaalis ng pagod kapag nga po may ganito.